Dismayado ang Moro Christian Alliance for Human Rights Concerns in the Philippines sa panawagan ni Pinoy sa Sultanate of Sulu na pabalikin sa Pilipinas ang kanilang Royal Forces. Suportado nila ang panawagan ng isang international organization sa Malaysia na itigil ang pagtugis sa mga Pinoy Muslim na nakikipaglaban sa pagmamayari ng Sabah. Yan ang balitang medalist ni Estrada Kabanding. Suporta ng Moro Filipino Community, Migrant and Sheda Filipino Society, Migrant Association of Saudi Arabia, Gabriela at Migrante Sectoral Party sa Sheda, sa panawagan ng International Migrants Alliance na agad na itigil ang kalahasang militar ng Malaysian government sa Royal Forces ng Sulu bilang solusyon para tapusin ang Sabah standoff. Noong February 26, nanawagan si Presidente Noynoy Aquino sa Sulu Sultanate na atasan ng kanilang Royal Forces na agad nang bumalik sa bansa. Nagbanta si Pinoy na sakaling hindi makipagtulungan ng Sultan, haharapin nila ang batas ng Estado para panagutin sa mga kababayang nalagay ang buhay sa panganib. Right thing to do now would be to order your followers to return home as soon as possible. The choices and consequences are yours. If you choose not to cooperate, the full force of the laws of the state will be used to achieve justice for all those who have been put in harm's way. Marinit ang kinundena ng mga samahang Pinoy. Dahil hindi naman makatarungan ng suppression sa kanila, unproportion yung force na ibinibigay eh, overkill. Dahil na doon sa all-out suppression, meron ng 500 na mga kababayan natin civilian. Sa mga Pilipino na undocumented, may 500 na tinatawag na ni Secretary Dito Siluman ng mga balikbayan lamang daw. Eh, yung balikbayan yun, sa totoo lang, sila ay internal refugees. Dahil doon sa gera o hold-out suppression ng Malaysian government doon sa grupo ng mga followers ng Sultan ng Sulu, natabuhin sila. Balak ng Moro Filipino community na iyakyat ang usapin sa United Nations. We just want the Sabah will be back to us, and if there's no way, we'll call to both the government Malaysia and Philippines to sit for settlement of this issue. And if not possible, we will even provide it to the United Nations for peaceful settlement of the Sultanate of Sulu. Naniniwala sila na hindi mo ang kapatid, pero tila hindi raw ito lubos na nauunawaan ng kasalukuyang administrasyon. Kami po ay nanawagan kay Pangulong Aquino na pumagitnas na siya at manindigan kung para sa kapakanan ng mga Pilipinong nandoon ngayon sa Sabah na nadadamay at may mga nagbuwis na ng buhay. At nananawagan din kami na ayangat ang level ng usapin na yan para maiangat na sa international law, at hayaan natin na international law ang magdesisyon sa bagay na yan. Ito umano ang kopya ng katibayan na ang Sabah ay pagmamayari ng Pilipinas. Ayon sa Moro Filipino Community, Jeddah Filipino Society, Migrante, Gabriela at iba pang Filipino community dito sa Jeddah, dapat na daw wakasan ang kaguluhan sa Sabah sa mapayapang paraan. Nagbabalita sa Middle East, Iya Estrada Kabanding, Jeddah, Saudi Arabia.